삐삐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 삐
Handaan. Mukha mag-stay naman siya. Focus and steady. Ang tagal nyo. Swerte naman. Gusto talaga magpa-picture sa'yo. Astig. Ang sharp naman nyo. Nakaisa pa agad-agad. Sana all. Lifer. Lifer. Astig. Hindi tayo pwede magpahuli. Mayon, magpakita ka na, please. Hi, ako nga pala si Dennis. Isang landscape o nature photographer. Ultimate dream ko ang mapuntahan at mapicturan ang mga magagandang lugar dito sa Pilipinas. Para magawa ito, nag-decide kami ni Celine, ang misis ko, na bumuo ng isang home on the road. Kaya tara, samahan nyo kaming maglibot, mag-adventure, at mag-landscape photography sakay ni Eli the Camper Van. So, ito yon. Ito yung hinahanap natin. Ganda. Ito yung hinahanap kong foreground. Yung mga nakikita ko sa mga kaibigan kong landscape photographer. Haha! Astig! Ang malupitang shoutout kay Sir Francis Unseen. Tagal ko nang gustong mapicturan yung Mayon dito. Anyway, kung hindi ko pa pala nasasabi, dito tayo sa Lilim. Ayan. Hindi ko pala nasasabi, nandito tayo ngayon sa Kagsawa Ruins. Bali, sa point na to, wala na tayo doon sa lugar na yan. Dumaan lang tayo para dito sa river. Gusto kong gawin na maganap ng foreground dito para sa Mayon shot natin. So yun, maraming salamat ulit kay Sir Francis and Singh. Sesh. Via messenger, nilid niya ako dito. Maraming salamat. Sana pagpalain tayo ni Mayon ngayong araw at bukas. Kasi mag-overnight kami dito sa parking sa labas ng Kagsawa. So hopefully, pagbigyan tayo ni Mayon na magpakita siya. So tara! So mga 3:30 na ng hapon. Scouting muna tayo para makahanap na tayo ng composition in case na bigla na lang mag-clearing kay Mayon. So napakalaga na maaga pa lang mag-scout na tayo ng lugar. Ganda ng lugar. Parang bigla kami na-transport sa ibang lugar. Dami rin kasing turista ngayon dun sa Kagsawa. So dito, kami lang! Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you're worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Oh, magandang composition dito ah. Although hindi ko makita masyado si Mayon dahil sa mga ulap, meron tayong foreground na ilog, then may dalawang matangkad na puno. Nasa gitna si Mayon. So ito yun. Ano sa tingin nyo? Promising, di ba? Although yung mga ulap, hindi promising. Yung kabilang side ni Mayon, nakikita-kita ko na eh. Sana talaga magpakita siya. So lakad pa tayo sa unahan para mas makita pa natin yung ibang lugar. Okay. So merong structure na dito sa gilid ng ilog. Pero may babaan doon. So kung gusto natin dito, didiretso pa tayo sa harapan kasi may mga nakaharang na dito mga puno sa kayong lupa.
Bakit? Okay, testing natin kung possible dito yung composition natin. Kahit na wala si Mayon, mas napalibutan na siya ng ulap ngayon. Wala, ganyan talaga. So tingin ko okay naman dito. Kayang-kaya ng tripod kasi mababa lang yung tubig kahit malakas yung current. Kayang-kaya, safe na safe, mababa yung tubig. Magandang dito, meron tayo ditong cascadeless foreground. Then pakita na lang natin yung S-curve nito. Grabe, unlimited composition dito. So, dun pa sa dulo netong daanan na to, mas maganda yung foreground natin. Yun o, pakita ko sa inyo. Try ko kung makakababa. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Silipin natin, possible composition kung mas maganda dito. Kasi, wala masyado nung concrete wall ang nakikita. Kapit sa mga bato. Let's see. Yun. So, testing. Pwede tayo dito sa bato na to. Yun, napakaganda naman itong foreground na to. Aha. Pwede. Pwedeng pwede. Iba yun na lang talaga kulang. Ako naman, ang daming ulap kay Mayon ngayon. Kaya naman parang sa puntong to, tinanggap ko na hindi magpapakita ngayong sunset si Mayon. Kaya naman sinamahan ko na lang mag-birding si Celine sa paligid. Pero di nagtagal, may pa-surprise pala si Mayon. At yun na, lumalabas na si Mayon. Kaya ako magmadali para makapunta doon sa composition na nahanap natin kanina. Oops. Okay, back on track. Balik tayo din sa dulo. Sunod ka, babe. Malapit na. Malapit na ubos yung ano, yung battery nitong ang video ko. Yun lang, sana umabot tayo. Pero sana tuluyan na mag-clear si Mayon. So makikita natin. Tara. So akala ko hindi ko na maabutan si Mayon kasi daming ulap dun sa kanan niya, pero sa tingin ko may pag-asa pa tayo. Ayan. So, yung kaninang composition na tinignan ko, nandun pa sa baba. Pero sa tingin ko, medyo mas matatakpan si Mayon pagka doon tayo. So, medyo tumaas ako. So, ito yung concrete na wall. Dito lang ako sa kapantay ng dulo. Unti-unti nang lumalabas yung gilid ni Mayon. Yung outline niya. Ayan. Unti-unti nang lumalabas. So, may pagkakataon pa tayo para sa shot na to. Na-set up ko na yung camera ko. Okay na ako sa settings ko. F11, 1/5 of a second. Then ISO 100. So ayos, kita na yung bunganga ni Mayon. 1/5 of a second, 2 second timer. Nice! Hindi nag-overexpose yung sky. So kuha lang tayo ng kuha. Dito sa shot na to, pinocus ko sa foreground natin, yung cascade. At nagustuhan ko rin yung composition natin kasi mula sa foreground natin, pa S-curve papunta dun kay Mayon. Ganda! May lumalabas pang usok na onti kay Mayon. Pwede ko pang i-adjust yung settings natin up to 1/4 of a second nang hindi mag-overexpose yung mga highlights natin. Ganda, ang ganda! So sana mas mag-clear pa ng gusto yung sa katawan ni Mayon. Feeling ko naman kasi nasa ilalim na lang yung mga ulap. Nagustuhan ko tong composition natin. Okay din kasi hindi tayo nababasa. Wala tayo sa tubig ngayon. Hindi katulad dun sa kanina. Dun tayo sa may tubig. Mas mahirap gumalaw. Ganda. Gustuhan ko yung agos ng tubig. Hindi siya burang-bura. Nandun pa rin yung details ng tubig. Grabe. At ganun-ganun na lang, guys. Ganun-ganun na lang. Tabunan na ulit ng ulap si Mayon. Medyo magtatagal pa ako dito. Hanggang sa mag-dilem. Baka kasi magkaroon ng after sunset glow. So, sayang yung liwanag na yon. Pero sobrang okay na ako sa
nakuha kong image ngayon, kahit nag-iisa. Pero grabe, pagka nandito ka sa lugar na to, tapos bigla na lang lumitaw si Bayon, parang di mo na maiisip na lumipat ng, ano eh, ng ibang composition. Lalo na pag nakikita mo na ang daming ulap na paparating, isushoot mo na lang na isushoot yung kung nasan ka man eh. Woo! Grabe, sulit! Saya! So sana bukas magpalain din tayo. So yun na nga! Buti na nga, naghintay tayo. Ang tagal ng clearing! Grabe oh! Nice! Ayun oh! Sanang ulap! Grabe, sulit! Woo! Sulit yung sunrise ay sunset natin ngayon. So kumukuha pa ako na kumukuha. Para syempre marami tayong pagpipilian pagdating sa post-process. Welcome to the van, guys. So, ito, medyo papakita tayo ng onting ano, van life namin pag nag-shoot. So, tonight, after natin mag-shoot ng yes. Sobrang happy ko dun sa ano, dun sa shot ko. Kayo ba, comment down below kung nagustuhan niyo ba yung shot na 'yon. And 'yun, dinner tayo. Bali ang ulam namin. Papakita ko lang sa inyo yung packaging. Ito, Vega, plant-based protein, meat-free tapa. So, kung hindi nyo pa alam kasi. Yan. Hindi kami kumakain ng kahit anong galing sa hayop. Sa hayop, yun. Ako part, nagpa-part-time vegan lang. Kasi, karne pa lang yung tinatanggal ko sa... Pescetarian siya. Yeah. Kumain tawag pa siya ng fish pa ng deer. Pescetarian. So, yun. Pero pagkasama ko si Celine, vegan ako. So, nakita nyo na yung packaging. So, ginawa namin, dahil luto na naman siya. And steam na. Steam na lang namin dito sa 12 volts na ano no. Yan. Diba? Parang, regular tapa lang. So, yan ang brown rice natin. Yay! Lutong-luto na yan. Nag-overnight parking nga pala tayo dito sa Kagsawa. Kasi doon sa labas, doon kami kanina naka-parking. Then, paalam kami kanina kung pwede mag-overnight. Parking di daw pwede. Then, sinadjust niya na dito na lang sa loob. Then yun, pagpasok namin dito, pumayag naman yung nagbabantay. So, yun, kung trip nyo rin na mag-overnight dito, paalam muna na maaga. Kasi not sure kung regular silang pumapayag. Baka naawa lang sila sa amin. Kasi nakapwesto na kami. So yun, buti na lang, salamat. Universe, nayaga kami. Yun, kaya na tayo. Ay na, okay, diba? So, yun. Isang araw na naman ang natapos. So, tingin ko very productive nitong araw na to. Buti na lang talaga. So, guys, ganito kami matulog dito sa loob ni Eli. Tamang-tama lang. Kaya dapat walang magulo sa ano pagtulog. Ito yung sofa namin kanina na nakita nyo naman na nagiging kama. Sunrise tayo bukas. Anong oras tayo gigising? 5. Nung nakuha ko yung shot kanina, sobrang okay na ako. Pero sayang naman.
Minsan lang magpakita si ano, si Mayon. Kita tayo in 2 seconds sa inyo. Sa amin, mga ilang oras. Papayo, good night. Good night. So ito na nga, late kaming lumabas ng van, kaya mamadali ako ngayon. Siguro alas 6 na, then naglakad pa kami papunta dito. Oops! So ito yung isa sa mga unang composition na nakita kahapon. So ang ganda ngayon kasi yung Mayon Volcano lang yung may, ano, may liwanag. Ang paligid wala. Katulad kahapon or kanina sa inyo, foreground natin yung cascade. Sana lang hindi lumubog yung tripod kasi gagalaw yung camera. Baby. Ano po yon? Nakuha ko na yung shot. Problema ko lang kaya hindi ako nakapag-video masyado. Yung mic ko, nahulog sa ilog. So yun, hindi na ako makausap. Well anyway, buti na lang. Nakuha ko pa siya. And pinapatuyo ko na lang. Ayoko muna itry na buksan kasi baka masira. Buti na lang hindi siya salt water. So lipat tayo ng ibang composition. Hanap tayo. Grabe. Buti na lang kahapon medyo napag-scout na tayo. So kahit mabilisan tong sunrise natin, okay lang kasi may mga alam na tayong spot. Grabe, ang ganda talaga ni Mayon. Problema lang. Yang ulap na yan. Mukhang piling ko naman dadaan lang siya. So sana hindi siya mag-stay dun sa harap ni Mayon. Tara. Okay, para dito sa pang-apat na composition natin. Naganap naman ako ng composition na mas magandang naka-landscape. So ito, nahanap nga natin tong isang part ng ilog kung saan nagde-divide siya sa dalawa. So ang ganda niya kasi sa ilalim ng composition natin, merong dalawang ilog kung saan magiging isang ilog naka-lead papunta dun kay Mayon. May dalawang puno rin dun sa frame ni Mayon. Ang ginawa ko na lang, ginitna ko na lang si Mayon dun sa dalawang matataas na puno. So, sa tingin ko naman, nag-work siya. Gumamit na lang ako ng circular polarizer para yung reflection dun sa dalawang ilog kung saan magtatagpo, mas tumingkad. So, hindi ko kailangan na makita yung nasa ilalim ng ilog. Gusto ko yung contrast ng ilog dun sa green grass. So, yun. Kaya mas pinataas natin yung glare dun sa tubig. Ang ganda pa rin ito dahil mas mataas si Mayon ng sobra-sobra. Siya lang yung naliliwanagan. Although dun sa malayo, may makita na rin puno, pero okay lang. Gusto ko na nasa liwanag si Mayon para yung line of sight ulit, nung makakakita nito, mapupunta agad kay Mayon. So makakatulong na lang tong leading line natin sa baba para mag-complement kay Mayon. Thank you.
Okay, isa pang composition itong nahanap ko. Yung mga nakita ko ditong, ano ba tawag dito? Damo. Tapos may mga bulaklak. Parang yung nakita ko dun sa Ilocos Norte. Ito yung foreground na mga kulay pink na bulaklak. So tabi lang to nung river kung saan tayo nag-shoot kanina. And yun, nakita ko. Then why not na i-shoot natin to. Problema ko ngayon, masyado ng harsh yung ilaw. So sana may tumamang ulap dun sa araw ngayon. Yan. Yung frame naman ni Mayon, malinis pa rin. Wala masyadong ulap. Kung meron man, dadaan lang. So napakaswerte natin ngayong umaga na ganito pa rin yung kalagayan ni Mayon. So kukuha ko ng kukuha. Unahin ko muna siguro yung sa background kasi kailangan natin mag-focus stacking dito. Masyado malapit tong tatlong flowers sa foreground natin. So ang hinihintay ko lang dito, medyo humina yung hangin para hindi mag-blur yung tatlong ano natin, bulaklak na foreground. So sa composition natin, sa kanan ni Mayon or kaliwa, merong isang coconut tree. So dahil hindi naman natin maaalis yan, try na natin isama sa composition. Okay din kasi meron namang mga ulap dito na sa tingin ko magbabalance dun sa coconut tree. Well, nasa gitna si Mayon, saka yung foreground natin. Sana magbalance sila. So, waiting na lang na mas mag-clear pa yung bunganga ni Mayon. Para sa siguro mga last two shots ng composition na to. And we're good to go! Okay, back to the van. Almusal muna kami din. Kita nyo naman yung gulong natin sa likod. Actually, kagabi, napansin ko na yan eh. Medyo malambot. Then pagkagising nga namin, wala nang hangin. So pagkakain namin, punta kaming vulcanizing sa may labas lang daw ng club sa Wameron. At saka tayo magpatuloy sa ating susunod na destinasyon. May sulit na sulit yung araw ngayon dito sa Kalusawa. May volcano. Marami ng turista ulit dito sa Kagsawa. Swerte kasi pakita si Mayon. Buti na lang talaga meron tayong dala palagi na portable air compressor. Katulad ngayon, hindi na kami nagpalit ng gulong sa likod. So nakaya naman itong air compressor natin. Pero pagdating namin sa vulcanizing shop, doon na nga namin nakita na may napakang pako si Eli. So yun, kaya overnight nag-deflate yung gulong niya. Kung umabot ka sa parting ito, maraming salamat sa panonood palagi. Sana na-enjoy nyo tong video na to. So huwag kakalimutan mag-like, comment, and subscribe kung hindi ka pa napag-subscribe. So see you in my next episode. Bye!